May nag-request sa atin, no, kung paano yung connection ng ano, amplifier mula rito sa transformer papuntang driver, mula rin sa transformer papunta sa power supply, papuntang driver, ito itong driver niya, at papunta rito sa final output niya, at paano din lalagyan ng volume control. So medyo mahaba nga lang talaga itong video na to kasi hindi naman basta-basta ang pagkukoneksyon, ano, para dun sa mga beginners na nagtatanong po sa akin. I-share ko po sa inyo dahil ganun din po ako dati. At sa mga professional po, tulungan nyo na lang po kami. So pansamantala gagamit tayo ng transformer na meron siyang 48048 AC. Zero si driver. At itong ating power supply, sariling gawa. Ayan o. Inukit natin yung ilalim. So, sariling gawa natin to. Kulang pa tayo ng apat na kapasitor. Pansamantala, apat lang muna. Ilagyan din natin ng kapasitor, resistor, at saka fuse. At may light indicator din siya. Ito nga pala itong zero si driver na ito. Nabili natin online kauna-unahan kung binili. Dahil dati hindi pa ako marunong mag-assemble ng sarili kong amplifier. And then ito yung aking ano, yung sariling assemble na ito, yung Rakula. Ayan ito. So ilapit natin yung camera para doon sa connection, ano, baka may matutunan yung mga beginners na katulad ko. Lapit natin yung camera. So dito tayo mag-uumpisa. Ito kayo yung ground. Ito yung AC. Ito yung AC. Gitna ang ground. So dito, ito yung kanyang DC. Ayan sa ilalim. Ito DC. Kakross niya DC. Ito yung AC. Ito yung AC. Ayan. Ito yung ginawa natin. Oh. Ito yung AC. Ito yung AC. Ito yung ground. So kabit muna natin itong ground. So pansamantala, ganito lang muna ang gawin natin para hindi masyadong mahaba ang video. Mag-iingat po lagi. Hindi kapag may kabit na lahat, double check. Ito yung AC, ha? AC. Lagyan pansamantala ng electrical tape. Dahil ito high voltage, mag-iingat. Ito yung isang AC. Basta mag-iingat lagi, lalo na sa mga beginners na katulad ko. Kita ba sa camera? So tapos na agad tayo dito, ano? Ito yung ground niya, ito, itong black ground. So lagyan din natin siya ng tape. Sa pag-assemble kasi ng amplifier, talagang sobrang habang oras ng ginugugol. Minsan ito, halos maghapon kong ginagawa, hindi pa rin ako tapos. Basta sa pag-assemble ng amplifier, sa mga kapwa ko beginners, ano, mag-iingat lagi. Ito yung ground niya, ito yung AC, ito yung AC. Ngayon, ito naman yung output niya. Yung black ground, ito yung positive VCC, ito yung negative VCC. Ngayon, saan niyang papunta? Nakikita ba? Nakikita mo rito, yan o. Positive VCC, negative VCC, ito na yan. Itong positive dito, itong negative VCC dito, at itong ground, ito ground. Talagang kailangan sa pagbuo ng amplifier na masyadong mahabang oras talaga. Ito yung ground niya sa gitna, ito. So mas maganda sana kung mayroon lahat ganito. Pero ito ay demo muna. So iaano muna natin, no? Ito yung positive VCC niya dito sa positive. Kita ba sa camera? Yan. Basta mag-iingat lagi. And then itong negative, dito naman sa kabila.
sa negative BCC niya. At samantala, ganito lang muna ang gawin natin para lang may masundan. Kasi ang daming nagtatanong sa akin yung connection. Ayan, mula rito sa power supply, ito yung positive niya. Dahil naka-series parallel ito, ito yung positive, ito yung negative. Ilagyan natin siya ng wiring. Yung output niya, ito na. Ito yung negative BCC. Papunta sa negative BCC. Ito yung positive BCC niya. Papunta naman sa positive. At ito yung ground. So, natapos na agad tayo dun, oh. Ito yung kauna-unahan kong asimbol. Dahil wala pa akong heatsink dati. Ayan, oh. So, yun, nakaparallel yung kanyang, ito, yung kanyang base. Ito yung negative side niya. Ito yung base. So, nakaparallel, base niya. So, ikakabit natin sa, ito yung negative ba? Negative BCC. Ito, sa negative. At samantala, yan lang muna. Ito yung negative. Ito yung negative base niya. Ito. Ito, yung negative base. Sa negative, negative, sa positive, sa positive. Basta double check lagi. Yan, pas. Negative. And then, dito naman sa kabila. Ito. Itong positive side naman niya. Ito yung kanyang positive base. Kabila naman, positive base. Ayan o, positive base. Ang sunod naman ito, ito yung kanyang emitter. Ito, emitter. Nakaparallel din yan. Lahat ng resistor nakaparallel yan. Yung emitter niya, ito. Emitter ng kabila. Ayan. Nakajumper dito. Papunta dyan. Ito yung emitter. Dito naman sa E. Ayan, letter E, double E. Emitter, yung speaker out. So may nagtatanong din sa akin yan, ang ibig sabihin ng emitter. Yan po yung speaker out. And then ito. Ito yung kanyang. Ito. Yung negative BCC. Yung kanyang supply. Yung voltahe, yung high voltage niya. No? Ayan o. Negative. Kapag A1943, negative side. Kapag 5200, positive side. So, ito yung kanyang. So, dapat pala. Dito tayo magkukunik. Ito. Connected dito. Ito, connected dito. Ayan o. Yung kanyang positive side. Ah, negative. Negative side dito. 1943A. Ito yung negative side niya. So, tanggalin uli natin, no? Kaya sabi ko nga talaga, double check talaga. Kung ito yung kanyang negative, so, ito dito sa negative. Ayan. So, ikot lang natin para umabot. Talaga, medyo mahirap din talaga ang pag-a-assemble ng amplifier. Hindi na natin naanin yung wiring niya kasi sayang yung mga wiring niya. Hindi na tayo magpapanibago ng mahabang wiring. Yan, ganyan. So ito yung kanyang negative side. Yan, nakakabit na itong kanyang mga base. Yan, yung base niya sa kabila nakakabit na rin. Tapos ito yung kanyang positive BCC. Ito yung positive niya dito sa may 5200.
Talagang kung hindi mo talaga masyadong susundan, talagang nakakalito din. Talagang nung una ako, halito din ako. Lipat natin tong ground. Yan. Para medyo maliwalas siya. So, unahin natin tong negative side. Ito yung kanyang kuliktor. Yung gitnang pin ng transistor, yan ang kuliktor. Negative. So, ito. Negative. Pagsasamahin natin. Basta laging mag-iingat talaga. Sobrang haba ng oras. Ito, negative VCC. Saka natin lalagyan ng electrical pansamantala. Ito po ay demo lang po ha. Kasi kung talagang asimbulin natin kasama ang casing niya, ay napakahaba po ng video natin. Yan. And then, itong positive VCC niya, ito naman, dito sa may side ng 5200. Dito. Kailangan ay dito na natin siya ikakabit. Dito sa kolektor. Ayan, dito sa kolektor ng 5200. At itong dulo niya, papunta doon. Ayan, sa positive side. Sa positive VCC. Papunta ito, itong positive VCC niya, positive side, papunta dito sa positive VCC. Ayan, positive. Mamaya, i-review natin bago natin siya i-power on. Tapos dito, ito yung positive VCC niya sa may 5200, ihihinang lang natin dito. Pwede rin dito sa gitna. Ayan. Ito ay pandemo lang natin, ano? Ayan, sa kolektor ito. Mag-iingat lang na magkadikit-dikit talaga. Ito yung kauna-unahan kong amplifier, ha? Ito. Dahil wala akong mga board dati, ganito ang ginawa natin. So, ano itong natitira? Ito ngayon yung... So, hahanapin natin ngayon yung emitter. Yung emitter niya. Ito, itong emitter. Ayan, nakakabit na yung emitter niya, yung sa speaker. And then ito, yung kanyang negative VCC. Dito sa negative. Ayan, tapos na. Tapos na ang ating connection. So, i-review natin ha. Mula rito sa transformer. I-review natin. So, mula rito sa ating power supply, positive VCC, papunta dito sa positive, sa 5200 side. 5200, yan ang negative, na positive. And then, itong white, negative VCC, dito naman sa 1943. And then, ito, ayan o, 1943, dito. And then ito, yung positive VCC niya dito, naka-attach dun sa collector. Iwasan lang talaga magkadikit-dikit. Ayan. And then itong emitter, ito, ito kanyang emitter. Dahil nakaparal lahat ng resistor na puti, emitter, papunta dun sa letter E.
And then, ito, positive base. Papunta rin dito sa positive base. And then, itong negative base, papunta naman dito sa negative base. Kaya, check natin mabuti bago natin siya i-power on. Tapos, gagamit tayo dito ng series bulb mamaya. Ayan. And then, lalagyan natin naman siya ng volume control. Dito sa volume control, ito, ito yung ground, ito yung output, ito yung input. Ngayon, kung ito yung RCA mo, no, ito. Ito, halimbawa gagamitin itong ground niya, inabas ito, black. And then, ito yung signal niya, yung red, yung pinakagitna. Itong signal niya, dahil input yan, input. So, dito tayo sa input. Ihinang natin. So, kita ba sa camera? Yan, sa input. Mula rito sa RCA, sa signal niya, papunta rito sa pangatlong pin. And then, ito namang output niya, papunta naman dito sa input. So, kulang tayo ng wire. So, kita ba? Sa camera? So, masyadong mahaba talaga ang video. So, kabitan natin ng wire itong kanyang output. Itong output niya, papunta naman sa input ng amplifier. Ayan, makikita nyo, input, positive and negative. So, sa positive natin siya ilalagay. Itong kanyang signal. Masyado talagang mahabang oras kapag nag-aassemble ng amplifier. Dahil maraming magustong matuto talaga. Dahil ganyan din ako dati. Ngayon, itong ground nito, itong ground nito, yung isa, papunta dito sa ground. Ito, sa first pin. So, kita ba sa camera? Parang hindi na makita sa camera. And then, itong isang ground, papunta naman dito sa input ng ground. Pasensya na kayo na, masyado talagang mahaba ang video kapag ganitong klaseng tutorial. At parang magulong tingnan, di ba? Pero kung masusundan mo, hindi naman masyadong magulo. Ayan, parang magulo lang tingnan. Ayan, okay na. So, meron na tayong volume control. So, ititest natin. Na, titest natin. Ito, no, naikunik na natin lahat. So, gagamit tayo ng series bulb. Ito yung galing transformer para sigurado laging gumamit ng series bulb. Dahil kung magkakaroon ng problema, iilaw siya. Iilaw siya ng matagal.
Ayan, ilayo-layo lang natin, baka magkadikit-dikit. So far, okay naman. Ibig sabihin, okay. Okay na okay siya. Ayan, oh. So, lalagyan ngayon natin ang speaker. Kung tutunog siya, no? Lalagyan natin siya ng speaker. Ayan, oh. May power na siya. Lapit natin yung camera. Ayan, naka-power na siya. So, lalagyan natin siya ng speaker. Ayan, pansamantala kakabitan natin siya ng speaker protection. Ito yung output niya dito sa may speaker. Para sigurado tayo. So, meron na tayong tutorial nito, no? Kung paano ikabit yung speaker protection niya. So, nakalagay naman dito, no? Speaker. So, may bukod na transformer ang ating speaker protection. Itong gagamitin nating speaker, laptop. Yan, para may sounds tayo. Nagamit tayo ng non-copyright. And then ito, yung galing laptop. Ito yung galing laptop natin dito sa input. Ito. Ito yung ating volume control. So, lagyan na natin ng para hindi siya maumugong. So, sa pagre-repair tayo, pagre-repair sa baga, asimbol talaga. Talagang sobrang napakatagal. Hindi rin talaga madali. Pero alam ko talaga na may maraming gusto na gumawa ng sarili nilang amplifier. Itong speaker niya, kakabit natin dito. Ito yung ground niya. Pansamantala, no? Pansamantala, ganito lang muna. Skeleton lang muna siya. And then, ito yung output ng speaker. So, kita ba sa camera?